mga pal, welcome back to our channel. At kung bago pa lang sa channel natin na to, please subscribe and click the notification bell para update kayo sa mga bago natin ilalabas na videos, mga vlogs, mga reviews, mga rides, charity, etc. Tutorial and so on. And don't forget din mag-like and mag-comment and i-share nyo na rin tong video na to para makatulong tayo sa mga kapwa natin naghahanap ng helmet, no? Mga par, our content today is magre-review ulit tayo ng helmet natin. So, itong helmet na to, nung nakita ko pa lang yung picture na ito, talagang na-amaze ako kasi maganda yung, maganda siya sa picture, of course, syempre maganda siya. So, mga par, as I said always, no, honest review dito, kung ano yung pangit na makikita ko, sasabihin ko sa inyo, kung ano yung maganda na makikita ko, sasabihin ko sa inyo. So, mga par, sabihin ko sa inyo kung ano yung pangit, okay? So, mga par, ang helmet na to is Zebra pa rin. So, itong brand na to is lagi naglalabas ng bago nilang helmet eh. Wala lang nagre-review. So, ngayon, i-review natin siya para kahit pa paano, yung mga naghahanap ng mura, eh, eto, baka pasok sa budget nyo. No? Budget nyo, no? So, yung helmet na to is pinangalanan nila, nakita ko sa post, Punk Not Dead. So, tingnan natin. Bubuksan natin, no? Ang kasamang clear, no? Clear visor. So, tatabi muna natin to. Bubuksan na natin, no? Ready na ba kayo? So, ito yung napili kong kulay na i-review. Kasi, gusto ko siya yung kulay na to. And, tcharan! Alright. So, kung ano nakita ko mga par sa picture, yun din yung nakikita ko sa personal. No? Okay? So, simulan na natin. Huwag na tayo magpatagal-tagal pa sa pag-review, no? So, okay mga par. Sa mga par, sabihin ko lang ulit sa inyo, wala tayong fully details na itong helmet na to. Kasi, sinearch ko siya sa Google. Wala pang lumalabas na Punk Not Dead or 152 model ng Zebra. So, wala akong idea kung polycarbonate ba to or ABS na ba to. Hindi ko sure. Pero, kung ano nakikita ko, yun ang i-discuss natin. Alright? Una, let's go for the ventilation muna. Siyempre, lahat ng helmet may ventilation niya. Yung ventilation niya is meron siyang dalawang ventilation here. Ayan. On and off. Oh, ayan kung nakikita nyo. Ayan ang sarado, ayan ang bukas. Alright, so syempre yung spoiler niya, mayroon siyang maliit na spoiler dito and dito rin lalabas yung mga hangin na pumapasok sa ventilation niyo na pumapasok dito, syempre may lalabasan dito yan. Basic na normal talaga yung pag-review lang gagawin natin. Hindi na tayo magpapaka-technical kasi wala tayong fully details nito, no? Okay, so when it comes sa design or sa graphics niya, pag tinignan niyo to mga par, mamahalin eh. Ramis, mamahalin. Okay? So, yan. And, meron ako isang pinaka nagustuhan kay Zebra ngayon talaga. Maganda talaga. Nag-improve yung mga foam niya. Ayan, o. Pakita natin. Tignan nyo yung mga foam niya, mga par. Kung nakikita nyo yung foam niya, grabe, ang ganda. Ako, napakaselan ko sa helmet, sa foam. Kasi ayaw na ayaw ko yung natatanggal yun dito. Or naghihimulmol. Ayaw na ayaw ko. Pero ito talaga parang pinaggastusan. Natin is yung lock niya dito. So, mga par, ang lock niya ay quick release. No? So, bakal na to. Kung nakikita nyo, bakal na siya. Pero mas maganda sana to. Tulad ng sinasabi ko, honest review tayo rito. Pero mas maganda na sana to, par, mga par, kung double lock. Pero, para sa presyo niya, well, pang ano lang talaga siya, pang quick release. So, okay na, sa foam, maganda. And removable din to. Alam ko, mga nilabas niya ngayon, removable, pero wala akong idea, pero subukan natin ng galit. Ayun, removable din niya. Okay, next, punta tayo sa visor. Ang visor na ito, mga par, meron siya nakasulat dito, quick release. Quick nga. Anti-scratch. At saka visor, may nakalagay siya dito na optimum visor closing. So, siguro yung pag sinara. Yung pagsinara, may naglalak talaga. Yeah, and then, PC lens. Wala akong idea. O siguro yung form ng ano niya. Ganon. Tapos mga par, hindi ko alam kung anti-fog to. Pero ang alam ko, anti-scratch na rin tong visor na to, no? So, ayan siya. And, ganon din itong clear ata nila.
Pero sa nakikita ko is hindi to anti-fog. Ganda na rin, oh. Diba? Kung nakikita nyo siya, talagang parang pinaghandaan ni Sibra tong punk not dead na to, eh. Sa paglabas, eh. Presyo na ito, mga par, is hindi na kayo talo sa price niya. Removable, isipin nyo, ah. Removable, oh. Washable, no? Tapos may free clear lens. Isa lang ang kulang ko dito. Perfect na sana para sa price niya to, mga par. No? Ang kulang lang talaga dito, isa na lang para perfect, eh, is single visor lang siya. Hindi pa sinulit ni Sibra. Ayan, oh. Single visor lang siya. Wala siyang kung anumang switch dito. Single visor lang talaga siya. Pero, sa presyo niya, pwede na rin. Meron kang smoke visor, meron kang free clear visor, meron kang removable foam, tapos meron kang naka-quick release, tapos meron kang pogi na helmet, tapos ang isa pa sa nagustuhan ko dito, mga par, is yung part na to. Yung part na to. Pag umuulan, hindi papasok ang tubig sa loob. Unlike sa ibang helmet, pag umuulan, pumapasok talaga dito. So, dami ko nang nagamit na helmet na gano'n. So, medyo ang pangit niya pagka gano'n kasi pumapasok. Eto, hindi na kasi mayroon na siya parang harang dyan. Tapos, syempre, bago na yung logo ng Sibra. So, yan. Bago na, hindi na siya Sibra na malaki. Susutin na lang muna natin siya ng ano, para nakikita nyo, no? Susutin natin siya. Alright? So mga par, ang size na ito is large. So wala nang nilalabas na medium si Sibra. Large XL na lang talaga. So fit siya sa akin kasi ang size ko talaga is medium lang. So okay sa akin ang large. Ayan na mga par, kasara natin to. So, yun mga par, no? So, magkano nga ba tong helmet na to? Maka dito kayo magulat. Quick review lang to mga par kasi wala tayong complete details nito. At least, na-discuss natin sa inyo kung ano yung meron itong helmet na to. Is, okay, dun tayo sa weight naman. Magaan lang siya mga par, oh. Hindi siya ganun kabigit. Tsaka nagustuhan ko rito mga par, lock yung taas niya, eh. Pag binaba, ay medyo masikip, oh. Kaya hindi talaga siya, eh, no? Yung sinasabi siguro lang quick release. Ang ganda mga parang ganda. Comfortable sa ulo, kahit yumuho ka, pininilang ka, gumilid ka. Hindi siya ganun kabigat talaga. Alam naman natin talaga na si Sibra ay hindi talaga mabigat ang shell. No? Unless na lang sa mga modular nila. Diba? So, mga kulang din pala na ito is wala siyang lock dito. Ayan o. Mga pinlock. Pinlock ang tawag ata doon, alam ko. So, pero, pagbaba mo naman siya, lock mo siya, eh. Oh. Tigas, oh. Tigas ko. Ibukas, oh. Oh, di ba? Sa akin, itong helmet na to, full face helmet na to, kasi I love full face helmet talaga. So, ito, okay sa akin, pasado sa akin to. Pasado sa panlasa ko. Yun lang talaga, ang kulang na ito, mga par, is yung dual visor dapat. Yun na lang talaga. Okay na talaga, okay na talaga sana to kasi alam naman natin talaga na mostly nilalabas ngayon is dual visor na. So pero sa presyo na na to mga par, is hindi na kayo lugi. Kahit hindi siya dual visor, meron naman siya free clear lens. So hindi ka na lugi dito par, sa presyo na to. Alam niyo ba kung magkano tong presyo na to? Ang presyo na to mga par is 2,500 pesos lang ang SRP nito. Papakita ko sa inyo para maniwala kayo. 2,500 pesos lang. Meron ka ng magandang helmet, quality and safe. Matatapos na yung kakasana-sana old mo. Tingin ko, ito yung magiging ano eh, best seller nila. May, hindi lang, meron din mga solid color to. Ang solid color na ito ay parang 2,300 o 2,350 or 2,300. Hindi ako sure. Pero, nakalimutan ko eh. Pero basta naglalaro lang siya na ganyan. 2-3, 2-3-50, to 2-5. Okay? So, ang 2-5 nila is yung width design.
yung solid color nila parang 2-3 to 2-3-50. So, imagine, hindi na kayo lugi mga par sa helmet na to. Alright? So, yun lang mga par. Honest review tayo. Sinabi ko sa inyo kung ano yung para may idea kayo. Ulitin ko ulit, large siya. Pero ang size ko is medium lang. Pero tignan mo oh. Pasok na pasok siya sa akin. And yung shell niya par, maliit lang mga par. Hindi siya malaki, hindi siya mabigat. So parang nasa 1.5 ata lang to or 1.2 kilo. Or 1.3. So basta mga ganun siya naglalaro. So yun lang mga par. Sana may natutunan kayo. Sana may nalaman kayo. May sa vlog na to, may nakuha kayo. So yun ang lagi ko sinasabi sa inyo. No, mag-ingat kayo lagi sa pagmamotor nyo. And mag-pray bago umalis. And dahil ko sinasabi kapag magkapat na tayo. Until next vlog! Peace out!